Good day everyone! So in this video, ipapakita namin sa inyo kung paano natin magagamit ang Kahoot sa ating Google Classroom. So before that, make sure na nakagawa na kayo ng ating Google Classroom bago tayo mag-access sa ating Kahoot. Para ma-access natin ang Kahoot website, i-type lang ang kahoot.com and press enter sa inyong keyboard. And kung wala pa tayong account, just click sign up. Kung meron naman, click login. Ipapakita natin kung paano tayo makakagawa ng account sa Kahoot. So, click sign up. And piliin natin ano ba yung ating account type. Teacher, student, personal, or professional. Dito, pipiliin natin ang teacher. And we will describe our workplace, school, higher education, school administrator, or a business. Pipiliin na lamang natin ang school. You can create your account by typing your email and your password. Or you can sign up your account or create your account by clicking sign up with Google. Pwede mong gamitin yung account mo sa Google or yung account mo sa Microsoft. So, pag nagawa na natin yung ating account, dadalhin tayo nito sa homepage ng Kahoot. Okay, so to create our quiz dito sa ating Kahoot, just click create dito sa upper right corner. And click create itong green button. At dito, makakapaggawa na tayo ng ating quiz using Kahoot. Okay, so sa text box na ito, pwede nating i-type yung ating question. Meron din tayong time limit dito. So, kung gusto nating 5 seconds, 10, 20, 30, hanggang 240 seconds. Pwede rin nating i-set yung points. Meron tayong 0, 1,000, and 2,000. And dito sa ating answer options, pwede nating piliin ang single select or multi-select. So, sa single select natin, players can only select one of the answers. As sa multi-select natin, players can select multiple answers before submitting. So, take note na yung ating multi-select option ay available lamang sa pro account ng ating Kahoot. So, since basic account or free account ang ating ginagamit, pipiliin lamang natin ang single select. Okay, dito naman sa bandang gitna, pwede tayong mag-drag and drop ng ating picture mula sa ating computer. Or pwede rin tayong maghanap sa image library. Meron tayong mga free images dito. We have free categories. Meron tayong most popular, animals, arts, business, etc. And then, we can also upload image na galing sa ating device or we can insert a YouTube link. So, dito naman sa pinakang ibaba or dito sa ating bandang ilalim, mayroon tayo ditong mga choices. Okay? So, ang minimum answer na pwede nating ilagay dito is 2. Optional na lamang kung dadagdagan natin ang pangatlo or yung pang-apat. Okay, sa pro version naman ng ating Kahoot, available dyan yung import slides kung meron na tayong slides na nagawa. Or we can import also a spreadsheet. So this is applicable sa free account natin. And then, we can also add questions from the question bank. Okay, so let us try to click the question bank button. And mag-type lang tayo dito ng mga keywords or yung mismong question. So for example, what is the capital of the Philippines? So hintayin lang nating mag-load. And then ipapakita ni Kahoot ngayon yung mga available questions. So, piliin lang natin ano ba yung gusto nating isama dyan na tanong. So, for example, this one, yung nasa unahan. So, what is the capital of the Philippines? Meron na dyang choices and included na rin yung
correct answer. And then, click add lang kung gusto nating ilagay sa ating Kahoot. Okay, so meron na tayong question number 1. So maglagay pa tayo ng isa pang question. So this time, itatype ko lang yung Philippines. Tignan natin kung ano yung mga lalabas na question na related sa word na Philippines. So sa unang tanong, over 80% of the Philippines are, so meron tayong choices, we have Catholic, Muslim, Buddhist, and Hindu. So kung gusto nating i-add itong tanong na to, just click add button and automatic na yan, napupunta dun sa ating questions. Okay, so pili pa tayo dito ng tanong. So show capital of the Philippines, so i-add natin yan sa ating Kahoot. And then, so merong question dito related to the budget of the Philippines. So proposed 2020 budget of the Philippines. Okay, so pwede natin i-add yan. And mag-add pa tayo ng isa. So what is the population of Philippines in 2019? Okay. So click add. And kung okay na, click lang natin yung close para bumalik tayo sa questions and then check natin yung mga tanong. Okay, so as you can see, yung bawat tanong natin ay may magkakaibang time limit, just like this one. So related dun sa tanong natin about the population of the Philippines, so meron tayong 30 seconds. Dito naman sa ating budget, we have 20. So dun sa ating show capital of the Philippines, we have 20. And the same as the, or this question. So dito, pwede nating i-edit yung mga tanong kung gusto natin. And kung mapapansin natin, meron tayo dito isang sobrang blank question. So pwede nating i-delete. Okay. So dito sa ating question, meron tayo ditong image reveal sa bandang kanan. So meron tayo ditong 3x3. Kung gusto nating may effect yung ating image, meron tayong 5x5 and meron tayong 8x8. So itong mga options natin na ito ay available lamang para sa Pro account ng ating Kahoot. So kung okay na tayo, pwede na nating lagyan ng Kahoot title itong ating questions or itong ating quiz. Pwede rin tayo maglagay ng description. So, optional lamang ang ating description. And pwede nating iset yung ating file destination kung saan natin isa-save. So, dito, gamitin natin yung default na My Kahoot. So, yung branding, leave it off. And language is, pwede tayo mamili dyan. So, leave na natin ano ka-English. And the visibility, kung gagamitin natin ito sa Google Classroom, make sure na naka-everyone. So, yung ating lobby music, pwede nating baguhin dyan. Okay, so you can also change the cover image ng ating Kahoot. Okay, o pwede rin tayong pumili dun sa ating image library. And kung okay na, click Done button.
And ready na ang ating Kahoot. So, click lang natin yung done dito sa upper right corner. And, so meron nag-pop-up dito. So, meron tayong pro feature. Or yung ating Kahoot ay naglalaman ng pro feature. Okay, yung image reveal. So, kung mapapansin natin, yung sa ating question number 1 ay naka-select C 3x3. So, ibalik natin kay original. And click lang natin ulit si done. So, piliin lang natin yung play now. So, sa play now, meron tayong dalawang option. Pwede natin itong i-play ng live dito sa virtual classroom natin or yung teach. Or, i-play natin ang self-paced dito sa assign. So, dito sa ating teach, ito yung naka-live. Ang kailangan lang dito ay yung game pin na ibibigay natin dun sa ating learner. So, since ito ay ilalagay natin sa ating classroom, punta tayo kay assign. So, itong option na ito ay best fit para dun sa mga learner na hindi makaka-join ng live dun sa ating game na ginawa sa Kahoot or ating quiz. Pwede natin itong lagyan ng due date. Meron tayong date at meron tayong time. So, dito sa ating options, pwede nating lagyan ng timer. Pwede nating i-randomize yung order ng answers. And yung ating nickname generator. Okay? So, pag ito ay naka-off, maaaring maglagay ng sariling nickname yung ating learner. At kung naka-on naman, ay yung Kahoot na mismo ang mag-generate ng nickname para sa ating learner. So, leave lang natin ang naka-off. So, meron tayo ditong player limit. Meron naman tayo ditong 100 players. So, to increase the limit, i-upgrade natin to into pro version. So, kung okay na, just click create. And we can now share it to our Google Classroom. Pwede nating i-copy yung URL. So, given na dyan yung ating game pin. Or, pwede nating i-insert ito directly dun sa ating Google Classroom by clicking the icon of Google Classroom. Dito, pipiliin natin kung saan class natin ilalagay yung ating Kahoot. And then, yung action. Ito ba ay assignment? Or a question, or an announcement, or a material. So, dito gagawin nating quiz assignment, yung ating ginawang Kahoot. So, select lang natin, create assignment, and click go. Lagyan lang natin ng title. And yung ating instruction, kung meron. So, pag okay na, click lang natin yung assign. And, kung posted na yung ating Kahoot sa ating Google Classroom, click lang natin yung view. And, makikita na natin yung ating ginawang Kahoot sa classwork. Lalabas na dyan yung quiz assignment. Ipakita naman natin ang student view ng ating Google Classroom. Sa student view ng ating Google Classroom, makikita ng ating learners or students yung ating ginawang Kahoot doon sa ating classwork. Click lang ang quiz assignment at makikita na ni student yung link ng Kahoot na ginawa natin. So, kapag ka ito ay pinindot or kinlik ng ating students, maaari na niya itong laruin. Ilagay lamang ang nickname. And click OK Go button.
Kung tapos nang maglaro ang ating student, pwede na niyang i-close yung ating Kahoot. And then, pwede na niya itong i-mark as done. So sa ating classwork, makikita na ng ating or makikita na ng teacher yung mga nag-turn in ng Kahoot. So just click the turned in and makikita na ni teacher kung sino yung student na nag-turn in ng kanyang Kahoot. So as you can see, wala tayo ditong score. Para malaman ni teacher ang score ng ating student doon sa Kahoot, i-access lamang ni teacher yung kanyang Kahoot account. At makikita natin yung mga nagsagot dito sa players. So sa players natin, dito natin makikita yung mga nagsagot ng ating Kahoot doon sa ating Google Classroom. Dito pinakikita yung statistics per student. Meron tayong rank, correct answers, unanswered, and the final score. So para makita naman ni teacher kung saan tumama at nagkamali yung ating student, i-click lamang niya itong ating statistics. And makikita na ni teacher kung saan tumama at nagkamali si student. So dito sa ating sample, 80% ng ating questions ay itinama ng ating student. So meron tayo ditong final score na 3,532. So pwedeng ilagay ni teacher itong 80 doon sa ating score sa Google Classroom or pwede naman niyang ilagay itong 3,532. So this time, ilalagay natin yung 80. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel.